Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makil. On today's video po mga kapatid, meron po tayong pagawa na sasakyan. Isa pong Mitsubishi Lancer na pizza. Ayan, pizza pipe po siya. 4G30 ng makina. And ang kanya pong carb converted po sa 2E. Yan. 2E po siya. Ang gustong mangyari ng ating customer is pwede raw ko babang lagyan ng cold start idle up yung kanyang carb. And then sabi niya nasa mga 7 to 9 kilometers per liter yung kanyang fuel consumption. So, check natin yung kanyang ignition timing. Then, check natin yung mga vital signs niya. And then, try na muna natin na itono. Itono yung carb. Baka wala lang sa tono yung carb. Kaya, malakas siya sa gasolina. And then, pag natono natin siya, try na natin ikabit yung... Try natin kabitan ng ano? Ng cold start idle up. Yung kanyang carb. Okay, kung interesado po kayo, watch this video. Okay, warm up na po yung kanyang makina. Almost kalahati na po yung arm ng ano, gauge. Temperature gauge na almost nasa kalahati. So, check natin yung kanyang mga vital signs. So, nagpupudo siya ng 21 inches of mercury. Yan, hindi ko pa ginagalaw yan. Itong setup na to. Ito po kasi yung baguhan. Ito po yung tinatawag na before. Yung magagawa ko. Pag nagagawa po kasi ako may before and after po eh. And then check natin to. Mababa yung kanyang RPM. Nasa 630. Kanyang RPM. Ignition timing. Natin. Ayun po, kung nakikita nyo, medyo mahirap mga kapatid eh. Magandang pwesto rito. Marami kasing ayun siguro. Ano saan ba yun? Ayun. Doon. Ayan. Tingnan mo nga kung ano, kung magnify ko, makikita ninyo. Saan kaya yun? Ayun. Tingnan na natin kung malagyan ng, timing light, makita nyo. Mahirap din. Ayun. Nakikita nyo may nag-blink na sa gitna. Ayun. Nasa mga around 10 degrees po siya mga kapatid. Sa 10 degrees. Ayan. Mag-focus na maayos. Mga kapatid, mahirap lang videoan pero nasa 10 degrees po siya. Yan po kanyang initial na kanyang vital signs. Ito nga pala po mga kapatid ay yung ganitong model. Ito po nakalagay naka 5 degrees daw siya. 5 degrees yan. 5 degrees before top dead center, 700 RPM. Ayan.
Ayan po mga kapatid, ang gagawin po natin, saset lang po natin siya sa 10 degrees muna. 10 degrees siya, isiset natin siya sa 10 degrees, tapos naka-ported vacuum advancer siya. Yun ang gagawin nating setup. Bago mga lagyan natin siya mga sa 700 o 750 RPM. Ang isa pa nga palang napansin ko dito sa carb na to, yan, nagpuproduce siya 650. Ang carb niya, kung makikita nyo itong screw na to, yan, yung screw na yan, hindi siya nakatukod dito. Hindi siya nakatukod. Hindi siya nakatukod. Tingin ko may ano, kailangan nagpapadya siguro yung carb. Okay, so yun ang ating unang, okay, tono na natin. Bali sa pagtotono, bali po sa pagtotono ng carb, gagawin natin muna is luluwagan tong air fuel mixture. Then hanggang sa makakuha natin yung pinakamataas na rating ng ating vacuum gauge. Then gagawin natin, higpitan naman natin, pahigpitan naman ng pihit hanggang sa makita natin na bumaba yung reading niya. Pag bumaba yung reading ng ating vacuum gauge, gagawin natin, luluwagan lang natin hanggang sa ma-reach natin yung pinakamataas. Tapos isiset muna natin siya sa mga around 800 RPM. Okay, tingnan nyo mga kapatid, doon nasa 820 siya. 820, try nga natin ibalik yung ano, yung throttle niya. Kita nyo mga kapatid, 800 yan kanina. Tinula ko pabalik yung kanyang ano, throttle. Bumaba yung kanyang RPM. Ayan talagang, yan ang talagang RPM niya. Ibig sabihin lang po niya mga kapatid, yung kanyang shaft at saka yung kanyang bushing, medyo makalawang na, nagpapalubricate. So yan ang isa sa mga gagawin natin, lulubricate natin yan. Meron na akong video niyan kung paano mag-lubricate ng ano niyan, ng shaft at saka ng bushing ng carb. Ayan, so gagawin natin, kaya pala ano, mababa yung RPM. Okay, tingnan natin, i-adjust natin sa tamang RPM niya. Tumaas na yung RPM niya kasi tumutukod na yung screw kanina, yung idle screw. I-adjust ko yung idle screw sa 750. Set na siya ng 750 RPM. Tunan natin yung car. Pwede yung screw niya. Ayan. Ito yung titiitin ko.
Ayan. Okay. Paluwag. Paluwag, paluwag, paluwag. Op, mababa. So, yung highest niya sa mga 20 na lalagay. 21.5. Ayan. Ayan naman. 21.5. Pihitin natin ito pahigpit. Pahigpit ang pihit ko nito, ha. Hihintayin natin na bumaba yan. Nagpapono ng carb, umaandar yung mga fan, tigil muna kayo sa pag totono. Ayan, daming pihit po mga kapatid, wala sa tono yung carb. Ayan, kita nyo bumaba, oh. Bumaba na siya ngayon, ibabalik ko siya paluwag yung pihit ng kamay ko. Ayan, kita nyo, paluwag siya hanggang sa ma-reach na natin yung ating pinakamataas na vacuum breathing. Ayan. Ayan. Ganyan na lang po mag-tone, mga kapatid. Then, check natin yung RPM. Nasa 800 siya. So, tignan natin kung mapapababa natin. Ngayon, nasa almost 22 na siya, oh. Sa pihit ko. Ayan ang load ng ano niya. Ayan ang pan, dalawa. So, naging 21.5. Almost nagka-20 ito na nga, eh. Bago, ayan, nagka 750, 790 RPM. Ngayon, yung initial timing niya is 10 degrees. Tapos meron siyang ported vacuum advance. Ngayon, try natin na i-on yung kanyang aircon. Aircon siya. Tapos ang kanyang vacuum, engine vacuum. Ayan. Pumapasok naman siya sa grid.
So okay lang yung load ng ano niya. Pero mas maganda sana kung umabot pa siya ng mga 18 inches of mercury. Bago po ang lahat, nais ko muna pong magpasalamat sa may-ari ng sasakyan nito, si Sir Justin. Maraming salamat po. At pinagkatiwala niyo po sa akin yung sasakyan niyo. And salamat po sa ating kapatid na si kapatid Jess Reed. Salamat po sa Diyos. Okay, balik sa video. Ito pong carb ng makinang ito is original na pang small body, mga kapatato. Ayan. Pang small body siya. Aisan. O Aisan carb. Original siya. And kita nyo mga kapatad. Manual choke po siya. Manual choke. Ayan. Nilalagyan siya ng cable para magkaroon siya ng false start system. Ayan. Ngayon po mga kapatid, habang tumatagal, may nakikita pong mga supply dito sa ating carb. Una na po dyan, bakit ito ay may cable dito? Ayan. Ano ko yung ginawa nila? Ayan, may cable po. Ayan. Ibig sabihin, naka-simul carb po ito. Ah. Malaman, naka-simul carb ito. Tingnan ko nga kung simul things na nag-open. Oo nga, naka-simul carb nga po mga kapatid. Ayan, naka-simul carb. Tinesting ko naman tong secondary na diaphragm or actuator, dashpot. Okay naman, gumagana siya. Gumagana naman siya. Oh, yan, oh. Lagyan natin ng tester para makita nyo na gumagana. Lagyan lang natin ng hose. Ayan. Then, nakita nyo, nag-hold ang vacuum, oh. O, i-release ko yung vacuum, oh. Tingnan nyo, gagalaw yan. I-release ko yung vacuum, oh. Gumagalaw siya. O, gumagalaw, oh. Oh. Ayan, oh. O, gumagalaw to. Gumagalaw, ayan, oh. Ayan, to. O, pangkulit, oh, ayan. Ayan, ayan, hindi ko alam kung bakit panilagyan nila ng cable tie. Anyway, ayusin natin yan, tatagalin natin yan. And yung kanyang kick system, Santa Maria Elementary School, hindi gumagana. Nangalawang na nga po ito, oh, yung bakal na yan, nangalawang na. Ayan, ang kitang-kita mo. Anak ko po, Santa Maria naman. Talagang hindi nag-reach yung kick. Dahil yun sa cable. Ayan. And alam nyo mga kapatid, kaya ito, itong carb na to, kaya ito nag, halimbawa pag inapakan mong ganyan, magwa 1,000 siya. Pag binalik mo to, tinulak mo pabalik, mag 800 siya. Kaya pala ganyan. Ito, itong spring na to, ayan yung spring yan. Ayun, ay ito, dapat dito ito nakakabit. Mali. Mali ito, dapat nakakabit yan kasi nakadesign po na ganyan yan. Diba yung isang 2E, meron siyang spring dito. Ayan. So ito namang design ng carb na to, ito yung spring niya. Dalawa, isa bago doon sa kabila. Ayan, dalawa. So nangyayari, instead na dalawang spring ang gumagana, isa lang. Kaya hindi may balik ng return spring sa normal na RPM dahil nito. Kaya pala lumalakas siya sa gasolina. Nagiging irregular yung kanyang RPM. Minsan 1,000, minsan 800. Yan, dahil hindi may balik ng return spring. And nakakalakas po ng gasolina yan yung kapag yan ay naka-simul carb. Kasi po yan mga kapatid, para tumipid yan, ito po kasing carb natin, most of the time ang gumagana lang po dyan is yung primary. Yung primary niya lang ang gumagana.
Estimate ko gagana lang ang secondary within 90 to 100 kilometers per hour na yung speed mo. Kailan po siya mag-engage. Ayan. Dati nga po yung Corolla ko, pinatay ni Mangkanor yung secondary. Napatakbo pa naman ng 100 yung ano, yung Corolla ko. Ayan. Pero ayan, marami tayong gagawin. At saka to, tatanggalin natin to para malubricate. Malubricate na yung side na yon. Itong shaft, lubricate na rin natin. Kasi nga, nakakaproblema sa RPM. Okay, yan ko na tanggalin natin yung panggilid niya. Tatanggalin natin to, itong washer na yan. Ingatin natin na wag mawala. Lalagyan natin ito ng silicone grease. Lalagyan natin yan. And then, kita nyo, kalawang. Lilinisin natin yan. Ayan, ganyan yan. Hindi naman sira yung ayos naman yung system. Ayan. Tanggalin natin yung cable. Malaman, baka magkana yung ano. Ayan, okay. Tanggalin natin yung cable ties. Ayan, liyahin natin ito. Naka-misalign siya, itutuwid natin to kasi hindi umabot dun sa hindi siya umabot dun sa kick. Pero ito, lagyan natin ng silicone grease. Ilalagyan na natin siya ng silicone grease. Silicone grease, ayan mga kapatan, ganyan lang. Kaya nga mapalusot nyo yan sa bushing sa silicone grease. Hindi lang yan, at ito to sa secondary, hindi na rin natin. Gagawin naman po natin ay itutuwid na natin to. Itong part ng ating secondary. Ayan. Konektado po siya sa secondary throttle. Kaya hindi nag-engage yung kanyang secondary. Yun siya, hindi masisipan ng kick. O yan, bali ganyan. Kukuha lang tayo ng vice grip. Ipitin. Tapos yung isa flies na ganito. Itutuwid lang natin siya. Ayan, ngayon i-ano ko lang sa stand kasi mahirap. Kailangan po talaga dalawang kamay. Thank you.
Ayan, kita nyo naman kapatid. Ito. Dati nakalikuyan. Ganyan na dati. Ganyan siya dati. Ayan, kita nyo na. Tuwid na siya. Hindi ko nga lang kung napasobra pa ako eh. Ayan, di bali pagka ano, tingin ko napasobra ako, try and error lang. I-bend ko lang siya ng konti. Okay, di kakibig ko lang lahat ng panggilid. Okay, ako mga kapatid, yan ay na kabit na natin tong panggilid niya. And yan, nakita nyo yung ating kick, oh. Ganda na ng position niya. And feeling ko na masisipan niya na to. Yung ating kick. Diba ako medyo nakaganon pa siya ng konti. Ginawa ko, binend ko pa siya papatan yan. Para sumentro siya. Yan, na-align na natin. And again, ang error nito, kaya hindi bumabalik sa normal na RPM siya, hindi kaya ng return spin. Ayan, ito. Ayan, kailangan mailagay natin to, may hook natin to. Ayan, yan yung alambre na yan. Ayan. Kaya alambre na yan, kailangan may hook natin siya dito. Ayan. Ayan, may hook natin siya dyan. Para gumana tong spring na to, tsaka yung spring sa kabila. Ayan, para maging dalawa yung spring niya. Okay, ay ano natin yung spring. Iayos na natin. O yan, mga kapatid. Ayan ang sinasabi ko. Dapat nakaganyan niya, nakasampa siya dyan. Pag hindi yan nakasampa dyan, mangyayari niya isang spring lang yung gagana. Ayan. Okay. Dito. So, bukuin na lang natin. Nakabitan lang natin to. Bukuin natin yung spring. Tignan natin itong ito para sa plunger, yung leather niya. Ayan, tapos na. Okay, yan po, ayan. Magkabitan natin. Okay, tingnan nyo yung kick. Tingnan nyo, gagalaw to. Ayan, yan, gumagalaw na siya. Oh, gumagalaw na. Ayan, pag gumagalaw na po to, ayan, gumagalaw siya ng konti. Ibig sabihin niya, gumagana po yung kick system. At hindi na mahihirapan yung ating secondary power na mag-tuloy-tuloy. Ano na itong ating secondary diaphragm. Okay na po siya. Ayan. Okay, bubuhin na lang po natin yan. And then, start na po natin yung makina. Unfortunately, mga kapatid, hindi po natin napagani yung kanyang call start idle up. Hindi ko lang mga problema kung dito sa ating bimetal vacuum switch or dun ba sa kanyang vacuum transmitting valve, or baka ito yung dapat natin gamitin na ano, ito ayan, isa sa titingnan natin, baka magamit natin to mga ports na yan para sa call start nya. Pero mga kapatid, yan. Nakita nyo. Mabigat yung load ng aircon. Siguro taas natin sa 800 RPM yung RPM. Magin natin sa 800. 800 RPM. Yan, 800 RPM. Kaya tingnan mga kapatid, 800 RPM. Dati pag nire-rev mo, nag-i-stack ka dyan sa 900, 1000, ngayon mga kapatid, oh, kahit anong rev mo. Ayan, bumabalik niya sa 800. Isa pa, oh. Ayan, normal na yung RPM niya kasi naayos na natin tong panggilid niya. Naayos na natin to. Yung spring, naayos na natin, nalubricate na natin yung shaft. Ayan, hindi na nagdolo ko yung kanyang RPM. Test tayo. Ayos. Smooth shifting. Naka-aircon pa yan.
Parang same lang siya sir ng ano ng naka-urik na no. Oh, urik na piston. Ah, piston type. Parang mas maganda pa nga itong lalo na nung naayos eh. Oo. Oh. Kaya sa best thing inawit na man natin doon sa may pahon. Okay, ito yan. Testing kami, pahon. Naka-on, naka-on ng aircon. Ayan, naka-on ng aircon. Ayan, ahon siya. Ayan, pwedeng ano. Ahon. Okay, nice. Ayan, pang nakabuelo, pwede pang itersere eh. Pwede ba? Ayan kaya, o yan, tersera. Naka-aircon. Ayan. Goods na goods. Ayan. Ayan. Ayan, dito na lang po yung ating video for today. Ito po si Kuya Makel. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.